interestingly, talagang totoo yung sinabi ko sa isang post na medyo based on a true story to. Kasi no high school ako, makaibigan ko puro baling. Lahat ng friends ko, ang closest friends ko were gay. And we were in an all-boys school, di ba? Yes, actually, well, kami ni June kasi we regularly, parang throw ideas lang. Mm-hmm. And, diba, the LGBTQ community is getting a lot of exposure and that's really good. Tapos nade-define na ngayon kung ano ang, with SOGIE, with the SOGIE bill, diba, yung nade-define ng sexual orientation, gender identity. Yes. Umabot kami sa point na parang yung Die Beautiful when the situation was si Jennifer Laude was unfortunately killed at hindi naiintindihan ng tao kung ano yung problema, kung bakit issue yun, kaya ginawa namin Die Beautiful. Parang nisip namin, hindi naiintindihan ng tao yung difference ng sexual orientation at saka gender identity. Paano natin matutulungan paliwanag yon? At hindi naman seryosong usapan to na parang kailangan natin gawin yun as an advocacy. Mm-hmm. Para pumasok sa isip. And then, pareho kasi kami ni June na dumaan sa heterosexual relationship. So before. Yes. Interestingly, talagang totoo yung sinabi ko sa isang post na medyo based on a true story to. Kasi no high school ako, mga kaibigan ko puro baling. Lahat ng friends ko, ang closest friends ko were gay. And we were in an all-boys school, di ba? And then, na-inlove ako sa isang soiree. And then, nanligaw ako. na yung mga tao sinasabi, teka muna, pero puro bading yung kaibigan niya. Even the girl that I was courting was aware of that. Tapos ang dami nagliligaw dun sa girl. Then, napasagot ko naman siya. And then, naalala ko yung triumphant moment sa school fair na ito ako, kasama yung girlfriend ko, kasama lahat ng gay friends ko. Yung, and doon naggaling yung germ ng idea. Sabi ko, what if gumawa tayong reverse coming out story? What if it's a guy na lumaki na puro bading ang nasa paligid, na inassume ng tao, inassume ng society na bakla siya, na marirealize mong hindi. Paano mo tatanggapin yon? Mm-hmm. So parang ano na rin, lesson na rin sa reverse, pag it's a gay guy coming out, di ba? Sa isang straight world. Yes. Pero ano reaction, di ba? Ito, balik na rin natin. What if it's a straight guy coming out in a gay world? World, yes. Hindi ka naman sabihing madali kasi lahat nakaka-pressure pa rin. Yes. Pero syempre, mas magaang ang feeling kasi nagtatawanan kayo. As opposed to nag-iiyaka ng mga tao, di ba? Or nananakot ka. So, magaang yung pakiramdam mo at least after each scene. Kung na-enjoy mo siya, the chances are may enjoy rin ng audience. But, well, light siya. Light siya. Yes. Yes. Mm-hmm. Yun. Ah, yeah, sorry, your second question pala. Yes, we did handpick talaga the cast. Importante sa akin that it's Christian portraying the role of Dali kasi kulang kuha ni Christian yung kailangan kong gawin, which is a guy na sincerely malinaw sa puso niya kung ano yung gusto niya, and that's Christian kasi as an Thank actor you, and even as a person, si Christian is a guy that we know na wears his heart on his sleeve, so di ba kahit ano pang sabihin Love mo you, basta ito yung nasa puso niya. Si Kimpy naman, matagal na kaming fans, kami dalawa ni June, matagal ng fan ni Kimpy. Si June, nakatrabaho na si Kimpy before. At kailangan ko rin ng tatay na even if gay and flamboyant yung character, may puso. Kasi kailangan malinaw yun eh, na it's a caring, loving father. Hindi mo ako questionin yung pagiging tatay niya. Diba? Hindi mo ako questionin. Kasi may mga sasabihin siya na hindi, madaling tanggapin eh. Yung hindi ka straight, bakla ka. Yung kung hindi maganda yung pagkaka-handle sa kanya, sa role. Okay. Pwede ka mainis sa character. Pero dahil si Kimpy yan, di ba, ang mamahalin mo eh, yung character. And the same with Yana, di ba, si Yana, short ano lang, si Yana kasi, gusto ko ng girl na pang beauty queen. Kasi doon sila nagkakilala sa beauty pageant. Mm. Yung girl, yung type of girl na gustong ayusan ng mga bading. Yes. Si Yana yun. Kasi kami mismo ganun. Gusto namin ayusan si Yana lagi.
And then lastly, Katya was also mm-hmm. somebody that I was really happy that she said yes. Kasi we mm-hmm. wanted a mother na nandun yung, kasi kailangan naming laruin yung babaeng bakla, pero nanay pa rin. Kailangan naming laruin yung, na in love si Kimpi, yung character ni Kimpi sa babaeng ito. So obviously, minahal niya, loving siya. Pero nasa mundo siya ng bading, bakit di siya umalis? Kailangan matawid yun eh, bakit hindi siya umaalis? Pero si Katya, because she exudes that persona mm-hmm. na masayahin, na again, parang sila Christian na is very, parang ang charismatic lang. Kaya nabuo yung family because of the cast. So direct, when you got hold of the script, talagang the character was really tailor-made for Christian. So yes. Siya talaga. Nag-usap yes. kami ni, the writer is Patrick Tabada, who wrote Patay na si Jesus, who wrote Born Beautiful, which I also directed. At talagang na marami kami nagawa. Because, not only because of Christian, but because we knew kung sino yung mga actors that we wanted to play the role. So, yung story na buo, tapos yung screenplay at yung dialogue na dagdag, nang naka-tailor na. Galing sa puso. Literal. No, I mean, kasi, I guess, being part of the LGBTQ community, alam namin yung lawak ng mga kwento na pwedeng gawin, and at the same time ngayon parang ang ine-espouse na nga namin is just free your mind, huwag nyo nang i-label ang mga tao kasi ayan, di ba, love is love is love, sinasabi natin yon. So itong pelikula nito is actually a reverse ng story, pero meron din siyang marami matututunan about the idea of accepting somebody whether gay siya or straight siya. So sinihan pala ito yung papalabas direct, no? Mm-hmm. Yes, November 16. Okay, so syempre iba yung pressure. So matanong ko lang yung efforts ng group, especially kay Direk, kung paano nila mapopromote yung movie, kasi iba syempre yung promotion kapag sa physical na sinehan. Well, lahat talaga gagawin namin. May group chat kami, nagbabatuan ng ideas, and thankful naman ako that everybody's really so engaged. Kung nakita niyo yung mga posts namin over the weekend, parang excited na excited kami, gumalaw lang ng konti yung views, excited kami. 'Di ba, malapit na mag 1 million post kami. Ay, mag 2 million post kami. Ay, mag 3 million post kami. Parang every step of the way nagpo-post kami. 'Di ba? Nakatutok talaga kami at nag-updated kami sa isa't isa. And I think that's really all we can do eh, yung be very excited about it. Nakakalula yung task. Especially, abinin na natin, I hope talaga bumalik ang mga tao sa panonood ng sine, kasi hindi pa siya 100% habit ng mga tao ngayon. Pero ang sales stock namin talaga sa lahat na makausap namin, this is really a feel-good movie at the end of the day. You know, para sa dami ng pinagdadaanan natin ngayon, lahat tayo marami pinagdadaanan, kailangan natin ng ganitong klaseng pelikula. So I hope, ayun, supportahan ng mga tao, because we promised them naman na hindi sila madi-disappoint paglabas ng sinehan. Pero may mga mall shows ba or iba pa mga for hindi this, ko alam sa this, I think nagpa-plano mga dili-discuss namin. As much as we can do. Ultimately kasi it's about acceptance eh. At hindi lang ang kwento to ng tatay sa anak, 'di ba? Sabi ko nga reverse coming out siya. Pero tungkol din sa mga kaibigan mo, tungkol din sa sarili mong mga biases, and I'm talking not just to the straight community but also the LGBTQ community, kasi mahilig tayong mag-judge sa ibang tao, aminin na natin, 'di ba? Parang bakit siya ganyang kumilos, siguro ganito. Oh, masyado siyang, di ba, tomboyish kumilos, siguro ganito. Or, lalaking-lalaki ang galaw niya. Parang nakakagulat naman na mahilig siyang, I don't know, mag-crochet or something like that. Di ba, parang, bakit pa natin kailangan kasi i-judge ang tao? Di ba, kung nasa militar siya, pero mahilig siya mag-sulsi, okay lang yun. Totoo. Huwag natin, kasi yun ay ang hilig natin magkahon. So, sana yun ang pinaka-take away ng tao. Hindi lang yung pinaka-obvious kasi nandun na sa pelikula.
Pero yung paglabas mo, yung parang lawakan mo yung pag-iisip mo. Sabi nga ni Yana kanina, you look at the person's soul, yung pagkatao niya, at tanggapin mo, kay kaibigan mo siya, kay stranger siya na naglalakad sa kalye, huwag ka na masyadong judgmental. Kasi hindi mo alam ang pinagdadaanan ng taong yon. Hindi mo alam kung paano siya lumaki, hindi mo alam kung ano yung interest niya, hindi mo alam kung bakit siya, di ba, gumagawa ng damit, mahilig mag-design ng damit. Yung kasiyahin niya yun eh. So, I think it's a great thing if people start accepting people for who they are and people are free from being afraid of being judged.